Hello, wassalamualaikum. And ngayong video guys is i-share ko lang ang about sa magkano ba ang pagkuha ko sa marriage contract namin ng asawa kong Pakistani. So ayan, marami hanggang ngayon kasi guys is maraming tumatawag at nagtatanong sa akin, nagpi-PM sa akin sa messenger ko kung paano ako kumuha ng marriage contract at magkano daw. Ganon. Kasi sa vlog ko, sa YouTube channel ko is mayroon akong na-upload doon na kung paano ko kinuha ang marriage contract na original sa dalawa kami ng asawa kong Pakistani. So, ngayon guys, i-share ko kung magkano ba ang binayaran namin. So, okay, kasi yung nakausap ko din na may nag-offer daw sa kanya sa Pilipinas na magbayad ng 2,500 real at may iba rin daw na nag-offer sa kanya na 3,000 real at last daw may nag-offer din daw na yung iba is may nag-offer din daw na 60,000 pesos, ha? Oh my gosh. Grabe naman kalaki guys. Tabi-tabi busa, hindi naman gumagawa. So, sa gumagawa naman ng namimera dahil akala nila pag foreigner na yung asawa mo is mapera ka na. So, wag naman. Kasi hindi lahat ng foreigner ang asawa ay mapera na. Ganun din. Ganyan din sa atin sa Pilipinas. May mahirap, may mayaman. Ganito din sa Saudi, may mahirap din dito. Yung mga foreigner na mga asawa is may trabaho, may magandang trabaho, may driver lang, may ganun. O diba? So, hindi naman ibig sabihin na mapera na dahil nandito na sa ibang bansa or foreigner na ang naging asawa. Huwag naman kayo mamera. So, ang advice... Mama, check! So, advice ko lang guys, sa gustong kumuha ng marriage contract, mas bigyan ko kayo ng idea. Mas punta na kayo sa parents nyo or tawagan nyo na ang parents nyo, doon na kayo magpakuha. At sigurado naman, may alam siya kahit na hindi niya alam, may alam na siya, may alam siyang malapit sa inyo na pwedeng tumulong na kumuha ng marriage contract. Safe pa. Mura pa. So, di ba? Pag sa iba, pipirahan talaga kayo kasi alam nilang nandito kayo sa ibang bansa at foreigner yung asawa nyo, magiging asawa nyo. So, ayun. So, yun nga, ang sabi ko, yung akin ay nagbigay ako sa ate ko ng 1,200. Yung 1,000 binigay niya sa attorney at yung 200 ay para sa ate ko. Siyempre pupunta sa Cotabato, hindi naman free kasi siyempre pagod naman siya pupunta dito, so, 'di ba? So siyempre may pangkain siya at saka pamasahe. So labas lang doon guys is yung pang-LBC. So kung hindi ako nagkakamali is 350 yung pang-LBC or 400 ganun real. So ayan. Mas gusto niyong kumuha ng marriage contract na mura at sigurado, kontakin niyo na ang parents niyo. Doon na sa lugar niyo na may alam, sigurado namang doon sa lugar niyo ay mayroon silang alam at hindi na kayo sisingilin ng mahal. O diba? Pag sa iba kasi ganun yung mayayari. Akala nila, diba? Akala nila mayaman. Mayaman tayo kasi foreigner yung asawa natin. So, ayan guys. Sana nakatulong itong video ko sa inyo. At walang problema sa lahat ng gustong mag-message sa akin. Ayun, welcome naman akong mag-reply sa inyo. So, ayan. So, pahabol pala guys. Pagdating ng marriage contract nyo dito, napakasimple lang yung gawin nyo. Una, ipa-translate mo ng Arabic. Pangalawa, yung marriage contract mo na Arabic at saka yung English, stipler mo para hindi magkahiwalay ba. So, punta ka doon sa step 2 is, punta ka doon sa embassy para ipatatak at malalaman mo talaga doon na marriage, original. With at apostille yung guys, ha? Kasi yung marriage contract ko pagdating dito is with apostille na siya. So, step 3 is
Pagkatapos sa stamp ng embassy is mag-stamp ka sa Chamber of Commerce. Pagkatapos sa Chamber of Commerce is mag-stamp ka sa Foreign Affairs. So yun la, yun nga last is sa Makama stamp. So yun na yun guys. So ayan, sana nakatulong itong video ko sa inyo at magkaroon kayo ng idea. So ayan, assalamualaikum.